And isa nga sa mga produkto nila dito sa farm, yung kanilang pinakbet chips. Kasi kadalasan, di ba, pag pinakbet, ulam yan. And then dahil binigyan nila ng ibang, siguro ibang way of serving yung paborito nating combination ng gulay, yun yung gagawin natin sa ating dish. Gagawa tayo ng pinakbet chips, salad. So we have, of course, ready na dehydrated yung ating different vegetables. So yung parang pinakasalad natin, may component pa rin nung pinakbet na dish. So yan, yung gulay nila dito, meron silang talong. And then ito, yung kamote. Kanilang kamote. And yan, nakita nyo naman sa kulay pa lang. Alam nyo na, ayun yung kanilang kalabasa. Kanilang okra. Lutong pa rin, di ba? Eto, nakikita ko na yung yun yung ampalaya. Dito mismo sa Kinet Eco Integrated Farm, pinatutuyo ang mga naturang gulay gamit ang dehydrating machine. So, andito na yung ating equipment o yung parang pinaka-special tool natin para makapag-produce or makagawa ng ating binibenta dito or produktong pinakbet chips. Yan, sir. Paano natin ginagawa, ha, sir? Pagkatapos pong hatiin ng or balatan, tsaka po i-chop po siya ng super thin para po mas madali po siyang i-process. Sinaslice niyo po ito ng kutsilyo o peeler? Peeler po, sir, para pantay-pantay po yung pagkahiwa. That's right. Or kung meron kayong mandolin, gamamit po kayo ng mandolin para kuha nyo hanggang dun sa pinakamanipis na part. You want this to be very thin kasi pag makapal to, mahirap po siyang i-dehydrate. Tsaka po pag nailapat na po ng maayos, ito po, ilalagay po siya sa screen ng hindi po siya masyadong siksik. Ito po yung mga gulay na na-dehydrate na po, tulad po ng kalabasa. Okay, so ito kalabasa niya. Opo. Ito po yung okra na dehydrated na po. I'm not sure pwede bang gumamit ng peeler dito. Hindi po. O na-slice na to, no? Mano-mano na to. Opo, gamit po ng kutsilyo. Okay. So paano natin malalaman na satisfied na tayo or okay na yung pagkakadehydrate? Once po na hinawakan po yung kalabasa tapos po pinutol, maririnig po yung crack niya po. May possibility ba na ma-overcook siya? Hindi naman po. Okay. Dahil so, consistent yung temperature na meron opo. Tayo. Tapos ito pong dehydrator machine, namamatay po siya mag-isa. Okay. May timer po. Alright. Thank you, Sir Alan. Thank you. Salamat dito sa info na to. Apo. So, yan, Food Explorers, kung interesado kayo or gusto ninyong subukan yung dehydrator pero medyo pricey rin kasi siya, or nag-iisip kayo na pwede ba to ng DIY or do it yourself, pwedeng-pwede. Gagawa lang kayo ng kahon pero ang bubong niya is salamin or plastic. By doing this kasi, may enclose mo yung pinatutuyo mong produkto and mapoprotektahan mo siya from insekto or at least biglang umulan. Hindi mababasa yung produktong sinabit ninyo kasi may protection kayong pinakabubong. And yun nga, i-assemble lang natin siya para ma-serve natin siya differently. So we have here our sauce natin or we call it vinaigrette natin. Pero yung pinaka-base is bagong isda. And then I'll turn off the heat so that we can add in our acid. Ang ating kalamansi. Yung ating pinaka-base. So yung ating mashed kalabasa. And then, yung ating chips. Masarap magmahal si Martina. Ay, napakatamis!